안녕하세요, 여러분. Hello, everyone. Shella입니다. It's Shella. Okay, so welcome again dito sa continuation ng aking Korean lesson. So, ang atin ng next na lesson is ang Korean consonant shiyot and consonant iyong. Okay. So, start tayo sa consonant shiot. Shiot. So, ganito natin siya i-spell sa English alphabet. Shiot. Shiot. Alright. Shiot. So, ang shiot, ang sound value niya ay S and SH. So, ngayon, dito, wala siyang rules kung na nagsasabi kung kailan mo pwedeng gamitin ang S at ang SH. So, ang kailangan mo talaga dito is makinig ng makinig sa lahat ng words na merong shiyot para alam mo kung paano bigkasin kung S ba or SH. Okay, so magbibigay ako ng example for S sa sound na S. Alright. First example. So first, yung S sound. So this is S and then A, A. So sa. Sa. Sa means four or number four. Apat. So, number ito. Sa. Okay. Next example. Next example is alright. So, S and then this vowel O. So, 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 so in English is cow or baka. So, so. Alright, next example. Next example is, so nabigay ko na rin itong example sa digot. Alright, so S, A, so nasa middle siya, nasa middle, so digot, T, or D, so D, dahil nasa middle siya ng dalawang letters or dalawang vowels, so D, and then A, and then yung real, kapag nasa middle siya ng dalawang vowel, R o L. So, R. And then, E, I. So, kapag babasahin natin siya, it is sadari. Sadari. Sadari means ladder. Or, hagdan. Alright? Sadari. Next example. Next example. Right? So, kiyo. So, since nasa unahan siya, so, ang sound value niya is K. And then, A, A, and S. And U. U. So, kasu. Kasu. Kasu means singer. It means singer, right? Kasu. Alright, last example. Last example for the sound value S. Right. So, bio. So, katulad ng sinabi ko last lesson, kapag nasa unahan siya, ang kanyang sound value is
B, and then this O and S shear and U. So kapag binasa natin siya, it is boss, 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 which means bus, bus. Okay, so this time yung sound value naman na SH. So parehas sila na shiot, but this time ang sound value naman na gagamitin natin is SH. Alright, for example, so this time ang sound value niya is SH. So and E or I, and nasa middle siya ng dalawang vowels. So ang sound value ng kiyok dito is G, and then this vowel is ye. So kung babasahin natin siya, shige, 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 which means watch or relo. Shige, shige. So nakita niyo yung difference. So hindi mo siya pwedeng bigkasin as S, sige, sige. So kung maririnig nila yan, hindi na nila maiintindihan na watch yung kanyang ibig sabihin. So kailangan is with H. So shige, shige. Alright, next example. Next example, next example is, okay, so kyo, nasa unahan. So ang sound value niya is K, and then A or A, and shiot, SH, gagamitin natin, and E or I. So kung babasahin natin siya, kashi, 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 which means torn in English or tinik. So hindi mo siya pwedeng basahin as kasi, kasi. Hindi na tinik ang ibig sabihin yun. Hindi na nila maiintindihan yun. So SH talaga ang sound value ng S dito. Kashi, kashi, or tinik. Pwedeng tinik ng rose, ng halaman, or tinik ng isda. Alright, next example. Alright, koshil. So nasa start siya. So ang sound value niya is K ng kiyok, and then O, O, and then yung S natin dito o shiot dito is SH, and then I, and yung batchim. Batchim ang tawag dito sa mga letter na nasa ilalim or pang third letter. Excuse me. So ang real dito, since nasa last last yung pesto niya dito sa word na to, so L. So koshil, koshil, koshil means living room or sala. Living room, koshil. So hindi mo siya pwedeng bigkasin as kosil, kosil. So iba na ibig sabihin nun. So H, SH ang sound value ng shiot natin sa word na koshil. Alright, so last example para sa sound value na SH. Alright, so SH, E or I, and then yung batchin na real nasa la siya, so L, hindi siya pwede maging R. L, shil, 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 hindi seal, hindi seal. So iba na ibig sabihin yan pag S ang ginamit natin, kundi shil, SH. So anong ibig sabihin ng SH sa English? Yung dalawa yung alam ko na word na shil, thread or sinulid, and then shil, room, room. Alright, shil. Okay, so next,
So, ayan, tandaan ninyo yung siyot. Pwede maging S or SH ang sound value niya. Ngayon, ang kaibahan lang, walang rules na nagsasabi kung kailan at saan mo gagamitin ang S or SH sa Korean words. Alright? So, next consonant is yung or yung circle. Yung so, kung isusulat natin siya, yung yung. Alright, so ang iyong, so may dalawang gamit siya. So ang rules dito, so meron tayong rule, ang rules natin dito. Alright, yung rule number one, oh, rule number one, ang sabi, kapag nasa unahan, kapag nasa unahan ang iyong, right, silent, right, silent siya, silent letter, kapag nasa unahan, right, beginning, kapag nasa unahan ng syllable or ng word ang letter na iyong, silent letter siya. And ang rule number two, kapag naman nasa dulo, ang kanyang sound value is magiging NG. Alright? Kapag nasa dulo yung pesto na. Okay? Pag nasa unahan, silent letter. Kapag nasa likuran, NG. Okay, so para mas maintindihan natin, so bibigay ako ng example. Unang example, gamit na gamit ko na to dati pa. Alright. Nasa unahan. So, hindi mo siya kailangang isulat. Since silent siya, ito lang ang isusulat natin. A. And then, yung ating Q, yung rule number 2 natin, kapag nasa gitna siya, G. And then, E, I. Agi. Agi. Agi, which means baby. Alright? So, hindi mo na kailangang isulat yung iyong na consonant since silent lang naman din ang kanyang sound value. So, A na lang. Yung sound vowel na A. Alright? Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng vowels ng Korean consonant, yung aya, oyo, oyo, oh, aya, ayan, ako na rin, ito na rin ako. Alright, so ulitin natin. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, u, i. So lahat mapapansin nyo, meron siyang kadikit or nasa unahan lagi yung ating i yung na consonant. Pero hindi siya nabibigkas. Wala siyang sound value dito. Kaya, silent letter lang talaga ang i yung kapag nasa unahan. So, kung isusulat natin ito, wala na yan. Wala na yan. Sin silent yan. So, isusulat natin siya as a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, u, i. Alright? So, yan yung pinaka-best example ng silent letter ng sound value ng iyong. So, magbibigay pa rin ako ng example. Okay? Yung uyu. Okay? So, kung ita-translate natin siya sa English alphabet, u and u. Uyu. Uyu, which means milk. Milk. Or gatas. Okay. Uyu. Another, yung uy. Uy. Alright. Uy. 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 So, ito ay cucumber. Cucumber. Uy.
Yan ibig sabihin niyan. And then another ito. Yan. Okay? So silent ang vowel na o, and then mium o, mium m, and then another o, nian, and e, I, omoni, omoni, omoni. So ang omoni is mother, mother, omoni, ayan, mother. So next, so batchimium, batchim ang tawag natin dito sa mga pangatlong letters or sa mga nasa babang letters. So kung ita-translate natin ito sa English alphabet, mium, mium, and then a, ah, oma, oma, oma or mama, mommy, right, oma, oma. Okay, next. So ito yung tawag naman dito is sangpio or yung twin letters. So later mapapag-aralan natin yan. So silent, so A, and then yung twin letters natin or yung sangpio, pio. So since nasa gitna siya, pio siya, pio. P, and then A, apa, 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 apa. So apa, hindi apa na ice cream kundi papa, papa or daddy. Alright, last one, last one, silent again, A, yup, o, j, j, aboji, aboji, aboji means father. Alright, so ayan, so ayan yung silent letter na iyang kapag nasa unahan siya ng word or ng syllable. Alright, next is itong rule number 2, madali lang yan. So, kapag ang iyong is batchim or yung nasa panghuli, panghuling word, pantatlong word, NG ang kanyang sound value. So, example. So, ang gamit ng siyot dito is S. And then A, real, real. R, A, and then ito. Ito yung rule number 2. Kapag nasa dulo siya palagi or nasa batchim, yung batchim na tinatawag natin, yung yan yung panghuling letter or pangatlong letter sa isang syllable, yung nasa ilalim, batchim ang tawag dyan, NG. NG ang kanyang sound value. So, sarang, sarang, sarang or love. Okay? Next. Alright. Next example. Last example na para sa NG. Alright? Ayan. So, silent letter. Again. And A. A. Digot. Digot. Since nasa middle siya ng dalawang vowel, so ang sound value niya dito is D, hindi T. Right? T kung nasa start siya. And then O. And then NG. Batchim. So, NG. Adong. Adong. Adong or kids. Or child. Or children. So, adong. Adong. Bata. Okay? So, ayan. So, sana naiintindihan ninyo ang pagkakaiba ng gamit ng iyong. So, silent letter kapag nasa start and NG kapag nasa end. So, ayan.
So, ang ating lesson na ginawa ngayong araw or tinalakay today is ang Shield and Eong. So, sana may naiintindihan kayo. And see you again sa aking next lesson, sa continuation. So, marami pang susunod. So, tune in lang. And sana may natutunan kayo. Alright?